Ito yung kasama sa set natin ito, sa Compass EW71 version 2 ito. Version 2. Latest niya. So, 300M. Outdoor. Tapos, nakita ko naman. So, sinet ko na yung isa. And doon naman, isiset ko nito mamaya sa second, doon sa isa pang unit nyo, sa second unit nyo. So, ito yung first unit. Paano yung setup? Tuturo ko dito kung paano yung config. Kung paano ka mag-configure at saka mag-reconfigure. Okay? So, this is for this Wi-Fi na MikroTik type na sinesend natin as set din kasama din ito. So basically, pagbuksan mo to siya, design niya kasi pang outdoor, no? Wala talagang laba, pasukan ng tubig, so lakasan mo lang yung press. So yung one port, WEN port, kakabit mo siya dun sa PoE, tapos yung LAN lagay mo lang dyan kasi yan yung ilalagay natin sa MikroTik. So, syempre ipapower up mo siya. So itong ano to, na set ko na yung pangalan nito. Pero kung bago siya, naka-default. So, bago natin siya, kapag magpapalit ka ng pangalan, basically, gusto mo siyang ibalik muna sa default. So, para ibalik siya sa default, ipipress mo to siya ng around 20 seconds. So, press mo lang siya habang naka-turn on. Maka-turn on niya, di ba? Umilaw siya. So, ipress natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And then, release. So, pag nangyari yun, mag-re-reset siya. So, babalik siya ulit sa kanyang default configuration. Yun. Ilaw siyang ganun. Okay? So, antayin-tayin mo lang. Then, babalik siya ulit sa default. So, that is to re-config. Pero kung bago pa siya, like ito, bago pa. So, hindi mo na kailangan i-reset kasi naka-default naman yan siya kapag bago ko. So, antayin lang natin dyan. So, paano siya i-configure? Mas madali ito siyang i-configure. Ang Compass. Kasi pwede mo siyang i-configure gamit lang yung phone. So, by the way, ito yung kasama sa set natin. Okay. So, ito yung order kasi ng customer sa atin is merong, ano, merong access point yung MikroTik. So, pwede namang wala. Ang MikroTik kasi meron siyang wireless na ano, yan siyang wireless, tawag nun dyan, wireless package, kumbaga. Pwede na siyang gamitin as internal AP. Pero kapag meron kang external AP, mas malakas siya, mas maganda siya. Tapos mas malayo din yung range din. So ang gagawin mo is, kumunik ka sa pangalan ng Compass. Yun. Siya yun. So makita mo, may pangalan siyang Compass. So connect ka lang dyan. Kapag bago, ganyan. O kaya after mo i-reset to default, magiging ganyan siya. So, pag connect mo dyan, syempre, walang internet yan. Kasi hindi nakakabit kahit saan yan. Ito yung LAN niya, di ba? Hindi ko kinabit. So, connected without internet. Sa ibang phone, may mag-pop-up yun. May lalabas na pop-up. So, i-click mo lang yung keep Wi-Fi connection. So, di mo natin kailangan ng internet. Ang kailangan natin is i-set up siya. So, punta ka sa Chrome, then dial mo yung... Oops. Okay. Ito, meron ganito, no, automatic siya mag-forward. So, pwede mo rin i-dial yung 192.168.10.1. Yan, no, 192.168.10.1. Then, yung password niya, kapag default pa, admin lang. So, this is tutorial na rin para mag-change ng configuration. Maggagawa kasi ako ng tutorial para sa mga customers na rin. So, click mo lang access point, AP mode. So, sa MikroTik, ang address na pinapalagay ko is 10.0.0.3. Yan. Tapos yung subnet mask, yan na lang. 25.255.255.0. Kapag sa LPB, iba naman. So, mayroon tayong ibang tutorial para doon. So, this is for MikroTik. Next. SSID, ito yung pangalan, di ba? Sabi ko nga, pag mag-reconfig ka, ito yung maging pangalan niya. So, let's say, lagay ko lang piso Wi-Fi. Yan, para lang, simple lang. Piso Wi-Fi, 20 MHz lang, okay na yan. Then China, okay na yan. Then auto na lang yung channel. Huwag ka na maglagay ng password kasi gagamitin mo naman sa piso Wi-Fi. So next tayo. So yan, finish na. Ganun lang kadali.
Setting is now confirming. Please wait. So, ikakat ko na yung video dito kasi antayin mo lang yan siya mag-full. Tapos nun, na-config mo na yung, or kung sakaling tulad ng ginawa ko, ni-reconfig ko siya. Pinilitan ko yung configuration. Okay. So, yun. I guess that's all. Thank you for watching. So, ikakat ko na dito as tutorial to how to configure EW71 for Mikrotik na set namin.